Boys, natuloy ba ang aktibidad kahit umuulan? Oo, Zen, alam mo kaninang bandang hapon, talagang bumuhos yung malakas na ulan dito sa Marikina City. Pero tinuloy pa rin ng unity ang kanilang mga aktibidad dito sa syudad. Katunayan ngayon, Zen, nagpapatuloy itong town hall meeting ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte kasama ang community at sector leaders ng syudad na nagaganap ngayon sa Marikina Riverbanks Amphitheater. Pinanindigan ni presidential aspirant Bongbong Marcos na hindi siya sasali sa debate ng COMELEC. Ang dahilan niya, paulit-ulit na ang pinag-uusapan sa debate at kulang naman ang naibibigay na oras sa mga kandidato para sagutin ang issue. Sa halip, pinuntahan ni Marcos Jr. ang mga retiradong pulis at sundalo na pumirma ng manipesto ng pagsuporta sa kanilang tandem ni Mayor Sara Duterte. Kabilang dito sina dating AFP Chief at DNR Secretary Roy Simatu at dating PNP Chief Avelino Razon. Sabi ni Marcos, mas matimbang sa kanya ang suporta ng ganitong mga grupo kaysa sa mga politiko. Hindi kagaya paminsan ng mga politika lang dyan, sasabihin susuporta ang mga paminsan ay hindi ko naman nakakasiguro. Itong grupong ito, pag sinabing suporta at sinabing ipagtatanggol ka, ay hanggang kamatayan. Dahil kilalang shoe capital ng Pilipinas ang Marikina, niregaluhan ng grupo sina Marcos Duterte ng Uniteam Shoes. Bandang hapon naman, bumuhos ang ulan sa Lunsod, pero tinuloy pa rin ang aktibidad ng Uniteam na hinos ng AmScore na manufacturer at exporter ng maliliit na armas at bala. Ikinuwento ni Marcos ang importansya ng AmScore noong termino ng kanyang ama. Matagal na kasing naging bahagi ang AmScore doon sa mga pinaplano ng aking ama. Nung panahon ng father ko, meron project na programa na tinatawag SRDP, Self-Reliance Defense Program. Para tayo ay pagka nagka-problema, ay meron tayong sariling pagkukuhanan ng gamit. Sa isang programa naman sa Cebu, na dinaluhan ni Mayor Sara Duterte, nagbigay ng mensahe ang kanyang amang si Pangulong Duterte. Una nang sinabi ni Mayor Sara na Agosto pa nung huli silang nakapag-usap ng ama. Should I be true to your country, work hard for the people? And the rewards, as I think maybe are then made in heaven, not here. Trabaho ka lang and be good. I love you. Sa usapin naman ang sinasabing serious breach sa operasyon ng Smartmatic, sinabi ni Mayor Sara na inaaral pa ng legal team ng kanilang tambalan ang magiging tugon dito. Zen, noong 2016 vice presidential race, nanalo si Bongbong Marcos dito sa Marikina City. Bagaman, dikit na dikit ang kanilang naging laban ni Lenny Robredo dahil parehas sila nakakuha ng higit 60,000 votes dito sa Marikina. Ngayon naman, mamayang alas 7 ng gabi, kasabay mismo yan ang COMELEC debate, magaganap naman ang grand rally ng Uniteam sa Marikina Riverbanks Amphitheater. Zen? So Joyce, wala nang pag-asang humabol. Last minute. Zen, marami ng mga taga-suporta ang Uniteam sa Riverbanks Amphitheater dito sa Marikina. At sabi din mismo ng media relations group ni Bongbong Marcos, tuloy na tuloy ang grand rally nila ngayong gabi. Zen. Maraming salamat, Joyce Balanso.